Okay, so mukhang may gustong magpakita ng isang malupit na fang action ah. Itong si Tupac. So, meron tayo ditong nagbabalak na maging Houdini. Nagbabalak tumakas tong si Tupac oh. Mukhang gutom na naman siya. Oops, parang may damage yung screen dito ah. Parang kinagatan niya. Kailangan natin i-check yan, no? Kailangan natin siyang pakainin. Kasi kapag gutom na gutom siya eh, talagang ganyan ang ginagawa niya eh. Napaka-active. Nagbabalak na tumakas. So, okay, so akala ko may damage yung screen pero wala pala. Parang konting fluid lang yung nakalagay sa ilalim mo. Walang damage. So, all good tayo. Hindi niya kayang... Medyo matibay itong screen na to eh. Hindi niya kayang kagatin eh, no? Pero yun nga, nasa pinaka... sa pinaka-ilalim siya eh, no? Nakakatakot ka, boy! So, try nating silipin si Tupac. Eh, no? Oops. Grabe. Taba niya eh, no? Sala ko na bak tumakas. Okay, so habang nagpapaikot-ikot si Tupac dito eh, mag-prepare tayo ng kanyang makakain. So, ito yung aking pang zombie apocalypse na stock. Joke lang. So, mayroon pa ditong maliliit na daga, eh, no? May dalawa pata dito. So, prep natin yung isa para kay Tupac. Yan, dalawa. Sakto yung isa para kay na genie. Oops. Bilakas kasi kumain ni Tupac eh. Dapat kay na genie lang to eh. Okay, so ito lang natin itong ating doding daga. Yan, hanggang sa lumambot. Okay, so habang tinutuo natin si doding daga eh, susubukan nating pababain si Tupac gamit itong ating mahiwagang ruler dito. No? Oops. Ayaw bumukas ah. Malakas yung magnetic field ng takip. Okay. Meron siyang kon eh. Ultra magnetic field eh. Okay, so para mas madali eh, tatlong kamay ang gagamitin ko, no? Yung isang kamay ko, ako yung camera. Itong dalawang kamay ko ang magpapababa sa kanya. So, yan siya. Ayan, no? O, diba? So, susubukan ko lang siyang itulak kami itong ruler. Oh! Grabe! Unsuccessful yung first attempt natin. Nasa gilid na siya. So, itong kanyang bandang, di makita itong legs niya. Yan. Grabe, ayaw mo ba? Lakas ng kapit eh, no? And so, nandun. Aba na, boy. Aba na, ayun, nahulog din. Grabe. Okay, so, back to one hand na tayo. Yan. Si Tupac. Hindi naman siya nasaktan, no? Hindi siya naipit. Grabe. Napaka-hyperactive niya, no? Laki niya, oh. Kasing haba niya yung forearm ko, eh, no? Nag-borrow na siya. So, hayaan ko muna siya mag-settle, no? Oops, sorry. Sabi ko, hayaan mag-settle. Tapos, tinapik-tapik ko siya. So, hayaan ko muna siya mag-settle. Para mapakain natin siya mamaya, eh, no? Chill ka lang, Tupac. So guys, tingin ko eh, natone na tong si Doding Daga, no? So ang gagawin ko ngayon eh, kailangan kong maging warm ulit yung kanyang kapangangatawan, no? So meron tayo ditong pipitsuging hair dryer. Yan. Patuyuin natin siya, no? Hanggang sa uminit ulit yung kanyang katawan, no? Normal body warm. Yan. Parang nagpa-parlor pa eh, no? Bago makain. Okay, so sa tingin ko eh, medyo dry na siya. Tapos, medyo warm na yung kanyang body, no? Parang mayroon pang konting evax doon, ha? Okay, guys. So, let's do this. Pakainin natin itong si Tupac na nag-feeling Houdini. Kunin lang natin itong ating doding daga. Iyan. Okay, so nasan yung kanyang ulo? Nandito siya naka-borrow sa ilalim eh, no? So, paano kayang style dito, no? Para maganda yung ating takedown, ating makuhang takedown. Dito siguro sa batang taas, no? Oops, may bitahan ko agad yung doting daga.
Yun, kinain niya na agad. Sayang, ititis ko sana konti eh, pero yun, nabitawan ko agad eh. Hindi ko na pupulutin. Paano kaya kung kunwari eh, inaagawan siya ng pagkain, no? Tayo lang natin kung anong reaction niya, no? Sumasama siya. Oh. Diba? Oh. Talagang yung kapit niya eh, no? Oh. Oh. Sabi rin eh, no? Talagang di binibitawan eh, no? Oops. So yan si Tupac. Ayun. Binitbit niya na yung kanyang toding daga. Oh. Sabi. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung anong ginagawa ko kapag si Tupac ay gutom na gutom. Tuwing gutom na gutom to eh, laging nakatambe sa taas eh. So yun, share ko lang sa inyo ulit. Tingin ko eh, na-vlog ko na yung ganitong content eh. Pero ayun, mas cool ngayon kasi toding daga ang pinakain ko. Yan, sigurado eh, mga ilang araw din siyang kakalma. Kakalma sa baba. Lakas talaga kumain ni Tupac. Gusto ko sanang i-timelapse yung pag-ubos niya sa doding daga eh. Kaso wala. Wala tayong kanda ng pang-timelapse eh. Lising ko nga ito nakatakip na dahon. Iyon. Yan. Grabe. Solve na naman si Tupac. Walang matitira dyan guys. Ubos yan. Lagi niyang inuubos. Para hindi bumahaw dito sa kanyang, ano, kanyang substrate, no? bukas ko na imimiss tong kanyang substrate kasi medyo basa pa naman sa lalim niyan eh. Sisiguro din ko muna ubos yung doting daga. So yun guys, ang ating Tupac, the Houdini version ni Tupac. Nagtatangkang tumakas. Wala lang, na-share ko lang sa inyo, no, para naman na alam nyo yung mga pangyayari minsan kay Tupac sa mga humingi ng update sa kanya. So yun, tatapusin ko na dito guys. At kaya ng lagi kong sinasabi, chill lang tayo sa Schizo-Pelma TV.